Guys, welcome to my channel. I will talk about the lights and switches of the Montero Sport 2020. I'm just new to this vehicle and I would like to share with you what I discovered about the lights so you get informed. And for those who are already experts, please share your experience so we can both learn by adding your comments in the comment section. So ride with me again in this journey. Tara! Let's go! Okay, unang-una, if I press the key fob, iilaw yung DRL at saka yung taillight niya. But it will close again after 30 seconds kapag hindi ka pumasok. Tingnan niyo. Yan, oh. Mamamatay siya after 30 seconds. Now, let's take a look at the back. Ganyan ang itsura niya if you press yung key, no? You will notice yung long LED lights niya. Parang number 7, no? It's very bright. Saka naka-on din yung kanyang plate light. So, maganda siyang tingnan, di ba? Kahit sa malayo, kitang-kita mo siya kasi nga LED yung ilaw niya. Saka very bright. Now, let's dissect further. Ito yung LED lights niya. And it goes down here sa may, dito sa may bumper area, no? Yung LED niya is para siyang divided into two. Parang meron siyang kanal sa gitna. Then, bumaba siya. So, yan, parang ano siya, parang may kanal sa gitna. So, it's a very bright at saka mapapansin mo kaagad na maliwanag siya kasi nga LED. Take note also of the hazard lights. I think they are not LEDs judging from the way it blinks. Medyo mabagal siya at hindi siya masyadong kasing ano ng LED, no? Hindi kasi ganun kabilis mag-blink. Let's take another look sa front niya with the DRL on at saka yung headlight on. So, ganyan ang itsura niya. So, maliwanag siya. Kitang-kita mo talaga yung face ng Montero kapag naka-on siya. Ito naman ang itsura niya when the fog light is on. The fog light is actually in the lowest portion. Yung middle is the ACL o yung active cornering light. And the one on topmost is yung signal light. And this is how it looks when the signal light is on. And together dun sa side mirror niya, magbi-blink din siya. And then let's see. Tingnan natin naman yung sa likod na portion. How it looks like. So ganito lang ang itsura niya. So nagbi-blink din yung likod. Yan, parang ganyan. Yan, ganyan ang itsura niya ng kanyang signal light. Here is another angle sa right side when the signal light and fog lights are on. Please take note na yung ACL has no switch and it will only activate at certain conditions. For example, pag ang speed mo is less than 40 km per hour at liliko ka, mag-a-activate siya. So, isa yan sa mga conditions para mag-activate yung ACL niya. Okay, nag-turn left ako, tapos inon ko yung headlight. Ayun, nakikita mo, nag-activate yung kanyang cornering light. Why? Because nakaliko sa kaliwa at saka naka-turn yung headlight. Let's try naman the other side. I turn the wheel to the right side and then the ACL lights on. So, ganun ang ano, ang controls niya talaga pag nakaliko ang yung gulong. Ngayon, sinwitch off ko na yung signal light to check kung may effect pa yon yung signal light sa pag-on ng ACL. So, wala siyang effect. So, our conclusion is, yung cornering light will activate only pagka naka-headlights on. Now, let's try the actual. Yun, oh, umilaw na nung mag-turn right ako. Nakita nyo?
Ayan, oh. Okay, one more time. Yun, oh. Kitang-kita mo na umilaw siya. So, that shows na nag-activate talaga yung cornering light. Patayin mo natin yung fog light. Ayun, oh. Makita mo, umilaw din siya. Okay, one more time. Ayan, naka-on siya. Pagka nag-straight na ng konti, mamamatay na siya after a few seconds. Ayun, namatay siya. From the left, going down, makita mo, nag-activate na naman yung cornering light. Ayun, oh. From the right naman, you can clearly see na the right cornering light is working. Kitang-kita, di ba? Okay, try naman natin na mag-reverse with the tires na nakaliko. Tingnan natin, oh. Kita mo, pagka nakaliko yung gulong siya at nag-reverse ka, mag-o-on yung dalawang cornering lights. Tapos pag diniretso mo yung manibela, naka-on pa rin siya for a few seconds bago siya mamatay. So, that's how it works. Try naman natin yung reverse light. It's bright, di ba? Kasi nga, LED yung light niya. So, kitang-kita mo yung pagka-bright niya na LED. Ito naman yung hazard light. Dahil hindi siya LED, kaya kita mo yung blink niya. Kitang-kita mo. By the way, yung third brake light yung sa taas, LED din yun. Now, let's go inside. If you open the door, magla-light up yung push start button at saka yung instrument panel. And we saw na open yung left door niya. So, after a while, pag wala kang ginawa, after 20 seconds, the instrument panel will shut off. Yan, oh. Tingnan ninyo, mag-shut off siya after a few seconds. Yun, shut off siya. Now, let's start the engine. The instrument panel will now light up. Saka yung head unit niya, where it will show some safety reminders. Ayan, oh. Yung safety reminders, nandyan siya. Then if you press the OK button, it will show yung various options. So makikita mo yung kung nung FM, AM, HDMI, saka yung mga apps na kailangan mo. Now let's try the rheostat switch. This switch controls the brightness of the instrument panel. So you will show na, for example, if you press the button, meron siyang 6 bars din. When you press it again, bababa na yung illumination ng kanyang instrument panel. So yan, oh. Okay, let's try it again. So when you have 6 bars, yun ang the brightest. And then yan, naging 5, 4, dumidilim na siya, 3, 2, hanggang sa pinaka madilim na parte. Ito naman yung electronic parking brake. So nakailaw siya pagka naka-engage yung electronic parking brake. So even if you press yung brake hold, hindi siya mag-engage yung brake hold kasi nga naka-on yung parking brake at saka hindi ka naman naka-drive. Saka hindi mo rin mapipress yung brake hold kapag ka hindi ka naka-seatbelt. So lalabas yung push switch after passing the seatbelt. Tingnan naman natin yung switch ng light. Meron siyang 3 settings. Yung off position, yung on position, ibig sabihin naka-on yung tail lamp, plate lamp, saka yung instrument panel. Tapos, pag pinorward mo pa, yun na ang switch ng kanyang headlight. So, yun ang 3 positions ng lighting switch. Tingnan naman natin yung instrument panel. So, pag nag-on ako ng light position, makita mo na nagdilim yung instrument panel. So, pag pinatay ko uli yung aking lighting, magliliwanag na naman yung instrument panel. So, ganun lang ang kanyang ilaw. Okay, let's take another scenario. So, pag naka-on na yung lights mo, tapos in-on mo yung fog light mo, yan o, naka-on na yung fog light, hindi na magbabago yung instrument panel lighting. So, mamimaintain niya yung kanyang ilaw, yung kanyang illumination level. Tingnan mo natin yung fog light. Pag in-on mo, makita mo maliwanag pati doon sa baba. Tingnan mo yun sa plate ng harap na kotse. So, pag in-off ko yan, dumilim na. So, naka-off na yung fog light.
Tapos i-off ko na yung headlight. Siya nga pala, may na-observe ako dito sa head unit. Yung sound niya, parang wala siya hanggang mga 15 or 16, ano, yung settings niya. Pag below that, nahina. So, kailangan pinutin mo pa para lumakas. So, dapat nasa mga 20-25 para marunin ko yung sound. So, akala mo, ano yun, patay pagka nasa mga 15 level, hindi mo siya marinig. So, kailangan para marinig mo nasa mga 20 plus ka in level. Very unusual, ano? Nakagulat nga eh. Akala ko hindi pa sira yung ano, yung sound system. Hindi pala. Kano, pagka 16 mahina. 'Yun, kailangan mo tagtag ka ng volume eh, para saka mo lang maririnig yung sound. Let's check naman yung rear camera and then magbo-boom siya dito sa head unit. So, yung sa settings niya dati malabo. But you can adjust yung ano niya, yung settings niya to your desired brightness level. So, para ma-adjust mo siya, settings, press mo yung settings and then hanapin mo yung display. Yan o, display para makita mo ngayon yung settings. So, ma-adjust mo yung brightness, yung contrast, yung color intensity, saka yung tint. Yan ang pagsiset-up ng rear view camera. Next, share ko naman yung how I operate yung aircon system. So, ino-open ko muna yung fan. So, pag naka-open ng fan, let it run for a while. Yan o, may fan na siya. Bago ko i-on yung aircon. Yan, pag saka ko pipindutin yung aircon. Yan, pag pinindot ko siya, ibig sabihin, naka-on na yung aircon system. So, tapos saka ko i-adjust din yung thermostat. So, pagka naman papatayin ko niya, pabaliktad. So, ang una kong ipipress naman yung aircon button para bumalik siya sa fan. Para yung fan mag-run, para ma-blow niya yung mga moisture dun sa evaporator. And then, saka ko papatayin yung fan. So, ganun lang ang sequence ko. So, I believe na mas tatagal ang aircon mo pagka hindi mo agad siya dinediretso. Fan muna. Then, baliktad naman pagka yung papatayin mo. Punta naman tayo sa console. So, unless you start the engine o kaya you turn on the lights, wala siyang ilaw. Yan, no? When you start the engine, magta-turn na yung lights dito sa console para makita mo yung saan ang posisyon ng iyong cambio. One last thing nga pala, if you're in the drive position and you are naka-electronic brake ka, kailangan i-off mo siya para mag-on yung iyong brake hold. Yun, parang iila siya dun sa instrument panel yung kulay green. Okay, punta naman tayo dito sa manibela. So, yung mga switches din dito, hindi siya iilaw unless you turn on the headlights o kaya start mo yung engine niya. So, yan o. So, iilaw siya kapag ka nakaturn yung ilaw mo. So, yan yung sa left side. So, ganun din dun sa right side. Mag-iilaw din yun sa kanyang switches dito. Yan. Yung door switches mo, mag-on din lang pag in-on mo yung light mo. Now, let's open the door. So, if you open the door, yung courtesy door lamp will open. So, meron siya sa harap at then meron din siya sa likod. Now, let's open the rear door. Yan. So, yung rear door is now open. So, the light, the courtesy lamp is also on. So, front door and rear door. And then, it will show dun sa instrument panel na two doors are open. Iyon yung red na nakalagay dun sa instrument panel na naka-open. So, now, let's close the rear door. Yun, when I close the rear door, nagko-close na rin yung red. And then, ang open na lang ngayon is yung front left door. Now, if I close the front left door, mamamatay na rin yung instrument panel after a while. Yan o, mga 20 seconds,
mamatay na siya at magiging dark na ulit. You know. Okay, that's it. I hope I have given you some ideas about yung lighting system nito at saka yung switches nitong Montero Sport 2020 model. Ito yung GT model. So, alright. If you like the video, don't forget to like and subscribe and hit the bell button. Bye!